Hello guys! Hello Water Sign, hello Pisces, Scorpio, and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa pananood. Bago tayo kumuha dito sa barahang to, magtanong ka muna kung ano yung tanong mo sa araw na ito. Pwedeng masagot ng barahang to. So, tanong ka muna. Okay. Ito yung sagot niya. Don't stop. Okay. So, yun. So, ang halimbawa sa inyo dito na mga katanungan nyo or posibleng mga gusto nyo gawin is, kasi itong don't stop na this is a judgment card to. Okay. So, sinasabi ng barahan na if ever man nagtatrabaho ka ngayon, water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, and siguro, ano, bigla kang nakapag-isip na tumigil sa pagtatrabaho, magpahinga, kung ano pa man, sinasabi na huwag kang titigil. Pwede kang magpahinga if napapagod ka, but hindi ka dapat tumigil. Okay, don't stop. Don't stop loving, don't stop, kung halimbawa na sa healthy lifestyle ka na buhay, if napapagod ka ng maging healthy or siguro ano, gusto mo nang balikan yung mga unhealthy habits mo, nako, sinasabi ng brasser dito na ituloy mo lang, don't stop, okay? Ituloy mo lang yung pagbabago ng buhay, ituloy mo kung ano yung mga ginagawa mo, okay? Sa present. Okay, thank you. Water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Relationship man yan, financial or spiritual. Okay. Water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. First card natin, wealthy man. Ooh, sino ba yung mayaman na lalaki niya? Okay. Wow. Ang araw na ito ay sobrang napaka conflicting na araw. Kasi kung makikita mo dito, sinasabi ng barahan na parang if ever man na nag-aspire ka na maging mayaman, maging wealthy, babae ka man or lalaki, kasi ang gender ng tarot is wala. Walang gender ang tarot. Okay, so if gusto mo ng number 4, stability sa financial, wag na wag kang titigil sa pangarap mo. Gawin mo kung ano yung nararapat or gawin mo kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. But make sure, mag-iingat tayo sa mga maling tao, sa mga fake na tao na pwede mong ma-encounter. Manluloko, scammer, manggagansyo, magnanakaw, so yun ang kailangan mong pag-ingatan. Sa relationship, ganun din. Huwag kang tumigil na magmahal, but make sure na hindi sa maling tao. Okay? Okay, thank you. First card natin is Death card. Second card is Strength. So, yun. Sinasabi ng baraha dito talaga na huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Kahit na, for example, sa trabaho yan, gusto mong maging CEO or gusto mong maging boss or pwedeng tumas yung position, salary. Lakasan mo yung loob mo. Kasi siguro, ang dami-daming mga obstacles and challenges, trials, marami kang may encounter, lalo na kung gusto mong tumas yung position sa trabaho or salary. Okay? So, be courageous, be strong, na huwag kang titigil. Huwag kang titigil, gawin mo kung ano yung nararapat. Okay? Page of Wands, and then, Eight of Cups. So, nakikita ko, sir, dito na
sa mga susunod na araw to. So, kapahigaman sa comment section, water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, if may balak kang mag-travel. Kasi mayroon ditong travel, relocation, na posibleng mangyari 10 days from now, or pwedeng 12 days from now, 11 days from now. Travel, relocation, 12 or 11 days, weeks, years from now. Okay? So, nakikita natin dito yung relocation or travel. Okay. Woo! 10 of Pentacles. Money, money, money. Okay, the Lovers. 9 of Cups. Wow. Ang galing. Good news. May magandang balita dito na posibleng dumating sa'yo. It's a 8 of Wands. It's a message, or confirmation, affirmation, manifestation, or ano man na klaseng mensahe ito. Galing sa malayo, malapit na lugar. Gusto mo ng confirmation. Naghihintay ka ng confirmation, result, outcome. Eto na. Sinasabi ng barahan na posibleng yung asawa mo, karelasyon mo, ay makatanggap ng isang limpak-limpak na salapi. Diba? Lump sum, or pwedeng makatanggap siya ng kontrata, or isang napakagandang balita ang pwedeng ibabalita sa'yo ng iyong karelasyon, or posibleng isang napakagandang balita na pwedeng magdala sa'yo ng emotional fulfillment sa usaping relationship, and then sa money. So, yun na nga. If naghihintay ka ng malaking halagang pera, or pwedeng naghihintay ka na itong financial stability and balance and completion, may parating siya. Pwedeng unexpected or expected. And emotionally, magiging maayos din. Lalo na kung in a relationship ka. So, it's a double confirmation, yung 8 of Cups and 6 of Swords. Nakikita natin dito na may travel, relocation, or paalis ka sa isang sitwasyon na hindi mo na gusto. Lilipat ka eh, diba? So, pampunta ka na doon sa the sun. So, if ever malungkot ka, or hindi ka kontento sa lugar kung nasaan ka sa ngayon, or hindi ka masyadong masaya sa mga nangyayari sa environment mo, ang Six of Swords na to is nagsasabi na paalis ka, palipat ka na, papunta ka na doon sa mas tahimik, mas masaya, mas positive, mas prosperous, mas magandang lugar. Okay? Lalo na sa relationship, pwedeng may nagle-level up na relationship dito, or posibleng family. So, pwedeng galing sa hirap, rags to riches, or posibleng galing sa broken family, magiging maayos yung pamilya, galing sa hirap sa buhay, biglang magiging maganda yung buhay, galing sa nangungupahan lang, biglang magkakaroon ng sariling bahay. Okay? So, thank you guys, and see you again. Bye!